Welcome to Donmar TV News Channel. Vice Presidential aspirant Senator Vicente Soto III in a statement firmly believes that leaders of the country should be drug-free. The drug test results of presidential aspirant Senator Panfilo Lacson and Soto turned negative the same day. This was after the two voluntarily took a multi-drug testing today at the Philippine Drug Enforcement Agency headquarters. Soto says the test was not new to him, as he also did the same when he ran for the Senate in 2016 elections. Meanwhile, Lacson says this is their way of showing the people that they always lead by example. He adds it is the call and discernment of other candidates whether to do the same or not. PDEA spokesperson Derek Carrion says he has no personal knowledge if other presidential candidates have scheduled a voluntary drug test with them. I think directly requested as a director general natin, so I don't know about those details. But the result is immediate, especially kung yung sa test kit, pag nag-negative sila, hindi na kailangan isalang sa confirmatory test yun. May proseso tayo sinusunod dyan, pero definitely yan, may hihingin kami mga like, at the very minimum, a letter request. And then that's when we proceed with the accommodation of the drug test upon approval of the Director General. Recently, President Duterte claimed there was a presidential aspirant who was allegedly using cocaine, but he did not disclose the alleged candidate. Presidential aspirant Senator Christopher Bongo expressed willingness to undergo a drug test after President Rodrigo Duterte claimed that a presidential bet and early poll favorite allegedly uses cocaine. According to Senator Go, even if it's not required by the law, he's ready to take the test so he could show to the public that he's fit to run for president. Ako naman po, willing ako magpa-drug test anytime po, kung kakailanganin, though hindi mandatory. Pero just to prove lang po sa Pilipino kung sino po yung fit na mamuno sa ating bansa. Still on the issue of illegal drugs, Senator Go reiterated that he believes the administration's war on illegal drugs has been successful following the question raised by critics that if it works, why then does alleged coke-using candidate remain free to do so as he pleases? Tao na pong humusga. Kayo na pong humusga. Meron bang epekto? Ang tanong dito is, umepekto ba sa taong bayan yung kanyang war on drugs? And when it comes to his running mate, Senator Go once again said he only supports Davao City Mayor Sara Duterte for vice president, even though she has endorsed her presidential running mate. Ako naman po, hindi ako pipili ng ibang tandem kung sakasakali. Kasi po, kasama ko po si Pangulong Duterte sa partido. Of course, anak niya pa rin po si Mayor Inday Sara. Pareho po kaming mga taga Davao, taga Mindanao na gustong mag-servisyo sa ating kapwa Pilipino. Senator Go said all this when he accommodated the media for an interview during his visit at the Dr. George Rieca Hospital's Malasakit Center in General Santos City. Itong kaibigan ko si Max Guerrero, sabi niya, seriously, if PRRD intention was just as shallow as winning the 2022 election and staying in power, he could just easily accepted BBM offer to be his running mate. Ulitin ko, sa Tagalog, medyo mahirap yung intindihin eh. Parang sinasabi nito na pwedeng magkaroon ng easy way out si Pangulong Duterte. Di ba? Paulit-ulit na sinasabi ni Marcos yan. Gusto niya makatandem si Pangulong Duterte bilang vice. Pwede naman. O sige, tanggapin ko na lang. Magba-vice na ako. Isipin niyo ha. Bongbong Marcos at President Duterte as vice. Walang katalo-talo yun. Bakit? Pure. Sigurado ko. Pag sinabi ni Pangulong Duterte, eto kandidato ko. Si Bongbong Marcos. Abay, sabi ko sa inyo, lahat siguro na ng Duterte supporter kahit ayaw si Bongbong Marcos, eh malamang sasama kay Pangulong Duterte, di ba? Tama, mali. Oh. And yet, sabi nito, instead, and yet, datapot, subalit, he turned down the offer and didn't stop there. Tinurn down yung offer, oh, di ba? Alam naman natin, tinanggihan yun. He even risked his power or winnability by dropping controversial intel about BBM. Oh. 'Di ba paulit-ulit nga natin sinasabi?
isipin mo, easy way out na ito kay Pangulong Duterte, and yet hindi niya tinanggihan niya, tapos gayon binabanata niya pa. Oh, you have to realize that mahirap ang ginagawa niya. By going against the choice of the majority, he literally has everything to lose. Think about that. Oh, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo eh, there is no way or there's no reason para magsinungaling si Pangulong Duterte. Eh, nandyan oh. Isipin nyo to ha. Majority. 50%. Sabi nga ng mga tanso eh, itotal mo pa ang lahat ng presidente. Ganyan sila kayabang eh. Hindi aabot yan kay Bongbong Marcos. O, di ba? Tama! O, isipin mo, dahil doon, binanatan pa rin ni Pangulong Duterte. Bakit kaya? It's because of principle. Kasi bakit mo babanatan yan? Majority ng mga Pilipino, yan ang pinipili ngayon. Bakit mo babanatan yan kung magsisinungaling ka lang at sisiraan mo lang? And imagine this ha, ito na lang kasimple, imagine this. You would risk yung legacy mo ng 6 na taon para lang siraan si Bongbong Marcos? Isipin niyo yan. Sa tingin niyo magsisinungaling si Pangulong Duterte at sisirain niya yung dignidad niya na gawa niya ng 6 na taong maayos ang Pilipinas para lang siraan si Bongbong Marcos? Isip kayo mabuti. Kaya nga, dahil lang siraan, that's because of PG. Sisiraan niya. Sisirain niya yung ginawa niya for 6 na taon. Ganun? You would risk, ha? Remember, ganito sitwasyon. Okay, ganito sitwasyon. Ang binabanatan mo, yung pinaka sikat. Yung pinaka, sabi nyo nga, majority. Oh, sisiraan mo yan para lang kay Bongbong, kay Bongo? Paki-explain nga ho yun. Kasi ang hirap sa inyo, ito alam, makinig kayo mabuti ha, ang hirap po sa inyo, ayaw ninyong tanggapin na ayaw talaga ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. Ayaw niya. Weak leader. Spoiled. Ayaw niyong tanggapin yan. Ang ginagawa ninyo, isisisihin niyo pa si Senator Go. Kasalanan ni Senator Go, kaya sinitira si... Ito ha, yan o ang script ng karamihan ng mga ampaw na vlogger ni Bongbong Marcos. Ha? In denial kayo eh. Yan ang problema sa inyo. Ayaw niyong tanggapin na galing yung salitang weak at spoiled at may baggage mula kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte. Dahil sa hindi nyo matanggap yon, sasabihin ninyo hindi dahil kay Bongo yan. Excuse me po. Si Bongo? Kita nyo nga, kita nyo naman ang personality ni Bongo eh. Di ba, ewan ko kung saan nila. Si, pag nakita mo si Bongo, may makikita ka ba kayo na nga nagsasabi eh? Alam mo, balubaluktot. Ito ah, dito ako nagtataka. Bakit balubaluktot ang inyong script? Nung una sinasabi nyo, iyakin si Bongo. Sinasabihan nyo, ang weak leader ay si Bongo. Pero at the same time, sinasabi nyo rin na siya ang nagdi-dictate kay Pangulong Duterte. Na siya ang nagsasabi kay Pangulong Duterte na sabihin na weak at spoiled si Marcos. Ano ba? Akala ko ba iyakin si Bongo? Akala ko ba mahina si Bongo? Pero siya na nagko-control kay Pangulong Duterte? Ano ba talaga? Ayusin yung script nyo. Pakiayos yung script. Iba-iba script nyo eh. Ang problema ho kasi, sa totoo lang ho, ha? Ang problema sa inyo, ha? Ang problema ho sa inyo ngayon, ayaw ninyong tanggapin na it came from the president. Ayaw ninyong tanggapin yan. Ngayon, ipagpipilitan nyo na ipagpipilitan si Senator Go. Al-
alam mo, kung si Senator Goyan, siguro maybe what, isang beses lang niya sasabihin. Pero hindi nyo ba napansin, halos inaraw-araw niya na. Oh. Ito pa, pakinggan ninyo to. Oh, ituloy natin to, ah. Wait lang, oh. Ito. At nagalit. Matunog po sa isyong yan ang mga salitang presidential candidate. Cocaine, addict, presidential aspirant, weak leader, addict, doubts, at pati cocaine user. Alam mo, isipin nyo to, sinasabi dito na nagte-trending yan. Oh, ito pa ha. Ito, 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 ito. May bago pong pahayag si Pangulong Duterte tungkol sa presidential aspirant na nagko-cocaine umano. Sagot po ng Pangulo sa mga nagtatanong kung bakit hindi niya pinahuli, iba raw kasi ang mga mayayaman na nagdodroga umano sa mga yate o habang nasa ere. Hindi pa rin tinukoy ng Pangulo kung sino ang kandidatong yan. Sinabi niya yan nang pasinayaan ng Pangulo ang kakatapos lang na airport at seaport development project sa General Santos City. Nandoon din si presidential aspirant Bongo at ilang opisyal ng gobyerno sa pagbubukas ng dalawang bagong gusali na inaasahang magpapalakas sa ekonomiya at turismo ng GenSan. Totoo yan. There's a candidate who was using cocaine. And you can ask yung mga mayaman. And sabi ng polis, bakit hindi natin hinuli? Bakit hindi mo hinuli, Presidente? Hindi mo alam ang mga mayaman. They go on iyat, iyate, or in the air. Doon niya sila magsop-sop ng ano nila. Ako hindi ako nagano, pero... Bakit ba sa yate o sa air? O sabihin sa aeroplano. Alam nyo kung bakit? Kasi ganito yan. Hindi mo naman pwedeng hulihin basta-basta isang tao dahil may hinala kang... O kaya hindi mo nakita on sa akto. Alam mo, kasi usap-usapan, alam nyo ba, sabi nga sa akin ng isa kong kaibigan na opisyal eh, sabi niya, it's known. Alam yan sa circle ng mga mayayaman kung sino yung tinutukoy ni Pangulong Duterte. Natatawa na nga lang sila eh. Kasi alam ho nila kung sino itong tinutukoy ni Pangulong Duterte. Ang problema ho kasi, ito mga mayayaman na ito, hindi mo ito makuhuli sa akto. Kasi ginagawa nila yan sa yate o di kaya sa eroplano, sa mga private plane nila na wala namang mga pulis, walang otoridad doon. Okay? Ngayon, hindi mo naman mahuhuli yan, nandiyan dyan sa kanto, may bit-bit. Hindi mo naman mahuhuli ang tumitira sa bahay nila. Naturalmente, gagawin nila yan pag papunta sila sa ibang bansa, sa aeroplano, o kaya papunta sila sa probinsya. Kasi remember, may mga kanya-kanyang aeroplano iba dyan. Mayayaman nga eh. Diba? Sop-sop ng sop-sop. Hindi naman yan nasa kanto lang eh, na makikita mo. Kung maniwala kayo, yung... Sa gitna naman ng sinuspend... Okay. ...ding investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kampanya kontra droga, muling iginiit ng Pangulo na hindi siya haharap sa dayuhang korte. I will not, for the life of me, face a tribunal tapos with the judges there are... Sino kaya itong si Boy Sup-Sup? All whites. Hindi ako... Hindi, ito ah. Ito, maganda itong paliwanag ni ano eh. Sa post nga nito ni Max Guerrero, maganda yung paliwanag ni Attorney Trixie dito. Okay? Pakinggan natin ha. Ito, pakinggan natin yung paliwanag ni Attorney Trixie. Maganda yung part na ito eh. Kasi may mga nagtatanong, bakit daw hindi inuhuli, ganito-ganito. O, pakinggan nyo. Yan, sabi ni Marvie Angelo, he said that he's not worried. If gusto nyo yung kandidatong yun, go ahead. Kung yun daw gusto ng Pilipino, di bahala kayo, basta siya nagpapaalala lang. Guess he just wants to draw the line, who's with him and who's not. Could have stopped there, di ba? Sabi ni Owen, ganito po kasi yun. If ganyan litanya ni PRRD that defeats the purpose of his drug war in the first place, does it?
as he's aware of those people doing cocaine. Bakit di niya hinuli o hinaba? Did you forget that the president is a lawyer? What is the penalty for drug use? Is ayan. Sabi ni Atty. Trixie, hindi nyo ba alam na abogado si Pangulong Duterte? Ano ang penalty sa drug use, ha? Iba ho yung drug pusher sa drug use. Isn't it that the strong penalties, the penalty of reclusion perpetua, is reserved for the drug pushers? And pushers, ang yung sinasabi niyang perpetual na yan. Ano ba yan? Yung baysan to? Yeah. What was the drug war about? Not about the users, but the pushers. So, what do you think? Yeah. Okay, so ini-explain niya, ganito lang kasimple. Yung mga user, hindi naman po yan hinuhuli. Yan ay nire-rehab ho. Ang mga pusher, yan ho yung merong merong matinding parusa. Isa pa, kailangan mo yan na malaman at makita on act. Eh, hindi nga nila ginagawa yan eh, kung saan merong madali silang mahuli. Please don't underestimate the guy who knows the law. So, how can you say that it defeats the purpose of his drug war? It doesn't. You don't punish the user because the user is actually entitled to a plea of guilt subject to going to rehab and then your records are sealed. So the president knows that. The law isn't intended to punish the user, especially if it is first time. You get a reprieve. You get to go to rehab and no record. If you repeat, that's dangerous. That's when you're going to get the full force of the law. Cooking Dad says, galing ba sa intelligence yung info ni PRRD? How effective and strong bang intelligence of a president? Ayan, tingnan nyo. Pakinggan nyo yung sagot ni po ni Attorney Trixie. Always solid and airtight po ba? When he was giving out intel information about the drug lords, didn't we all accept them as gospel truth? Oh, diba? Totoo naman. Kasi kini-question itong The Cooking Dad. Attorney, galing ba si intelligence ni PRRD? How effective and strong? Diba? May pag-anong-ganon pa siya. Oh, always solid ang outright ba po ba yan? Oh. Diba? Parang, ito ba yan? Ganyan. Pero noong una, na si Pangulong Duterte ay merong war on drugs na may mga binabasa pa siya, may pinapakita siya. Diba, tuwan-tuwa tayo? Pinagtatanggol natin yun? Tapos ngayon, tatamaan na yung idolo ninyo, biglang, hindi totoo yan. Mali intelligence. Pagkakalaban ng tatamaan ng sinasabi ni Pangulong Duterte, totoo. Pagkakakampi na ninyo, yung idol na ninyo ang tatamaan, hindi totoo. Ebay, kayo pala na namimili na kung ano yung totoo at hindi totoo. Diba, napaka-loko naman ho natin. Pinipili natin kung ano yung gusto nating tanggapin. Yan yung paulit-ulit tayo sinasabing double standard. Kasi namimili lang ho tayo ng paniniwalaan. Yung una, paniwala tayo kay Pangulong Duterte. Nung una, idol na idol natin siya. Papunta-punta pa sa Malacanang, yung isang minimenopos na nagwawala. Pumunta pa sa Malacanang yun, yung kapal na mukha. Tapos ngayon, paninira kay Pangulong Duterte. Te, nagmenopos ka na, te. Double standard ka na kasi tinamaan na yung idol mo. Anyari? Tumakablong buhay, bakod ka na ba? Why are you questioning it now? Suddenly, your standards for before, when the drug pushers were just strangers to you or people you didn't like, you never questioned it. Now, you're suddenly questioning how good his intel is. Don't you think that that's what the discussion is about? Isn't about the contents, but rather what it's making you do. Ayan, okay. Maganda ho. Maganda yung sinabi, ha? Diba? Kung dati, hindi natin kine-question, ngayon, grabe. Question na question kayo. Sabi nito ni Royal Flashboxing City, pinakikisakay kasi madaming hakot na viewers ang mga loyalista. Matagal naman na nakikisakay yan. Ang hilig makisakay niyan, sinakyan na niya si Mocha noon eh. Diba, panay puri siya kay Mocha noon. Ngayon, panay sira na. Ganon din yan, kay Cayetano noon. Oh.
Isipin mo ha, nung DFA secretary si Cayetano, naging consultant siya dyan. Sinakyan niya rin na sinakyan. O, tapos anyari, o nung ano, binanatan din niya. Ganyan na ugali niya. Nung si Pangulong Duterte si Kat, sinakyan din niya. O, ngayon na meron na ibang kandidato, binabanatan na rin niya. Hindi ba kayo nadala doon sa tao na yun? Grabe ho yun. Sagad sa buto ang magiging balimbing nun. Kasi sa kanya, ang gusto niyang ano, yung marami. Pag marami, doon ako. Kasi nga naman, pag marami, ito lang ang dahilan ha, kung bakit marami, okay. Hindi ko sinasabing ito ang gagawin niya ha. Sinasabi ko lang kung bakit may mga vlogger na kung saan marami ay doon sila nagfo-focus. Explain ko sa inyo kung bakit. Gusto niyo malaman ang katotohanan? Ito, explain ko. Ang mga vlogger na sumasakay lang sa kasikatan ng mga idol nila o yung marami, yung majority o yung pinakamaraming viewers, number one, ginagamit nila yon para maningil ng ibang mga politiko. Sasabihin nila, maraming nanonood sa akin, maraming engagement ko, maraming followers ko. Ginagamit nila yan para maningil sa mga politikong ipi-PR nila. Huwag na ho tayo maglukuhan. Tayo-tayo pa, nagtatarantaduhan. Yan ho ang gawain ng mga ilang, hindi ko sinasabi, kung tinutukoy kung sino ha, yung mga vlogger na sumasakay sa kasikatan ng ilang politiko. Dahil gusto lang nila ng maraming viewers. Maraming engagement. Para makakapagsingil sila sa mga kandidato. Pera-pera lang yan. Oh, wala akong sinasabi kung sino yun ha. Ulitin ko, wala akong sinasabi kung sino yun. Basta pansinin ninyo. Ito lang ang papansinin nyo kung sino ang totoong vlogger na matino. Ito lang ang isipin ninyo. Hindi nagbabago-bago ang prinsipyo. Pare-pareho ang prinsipyo. Hindi uma-attack at dumi-defend.